Janine Gutierrez Class Pagpapasexy. Kung bago ka lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-like, share, comment, and subscribe. At huwag kalimutang pindutin ang notification bell icon para maging updated ka sa bawat upload nating video. Grabe ang kaseksihan ni Janine Gutierrez sa latest posting niya sa social media. Marami nga ang nagulat dahil may pasilip si Janine sa pisngi ng kanyang right bumper. Pero kahit nga magpasexy si Janine ay very class pa rin ang kanyang dating. Komento nga ng isang fans, "The way you dress and carry yourself with confidence is truly admirable." Actually, kahit naman sa mga pictorial ni Janine para sa bench body, ang sexy niya pero hindi bastusin ang dating. Marangi nga ang hanga sa kagandahan at kaseksihan ni Janine. Siya nga pala, naiinit na ang fans ni Janine at gusto na siyang mapanood sa isang part-time projects ng ABS-CBN Studios. Isang follower nga ni Janine ang nagkomento sa post niya na sana ay may bagong serye na siya. Sumagot naman si Janine ng soon, "Ang alam din namin ay may ilang inaayos lang para sa new kapamilya serye niya under Dreamscape Entertainment at very soon ay magtitaping na si Janine Gutierrez." At sa kabilang banda, hiniling ni Amanda Zamora sa mga netizens na itigil na ang pagpapakalat ng fake news. Hiniling ng Star Magic artist na si Amanda Zamora sa mga gumagamit ng social media na ininto ang pagkakalat ng maling impormasyon at chismis na nag-uugnay sa kanya sa isang taong hindi siya nauugnay. Sa Instagram stories nitong Martes, sinimok ni Dini Zamora ang kanyang mga followers na maging mas mabait at maging maingat sa mga salita. "Magilyo kong hinihiling sa lahat na itigil ang pagkalat ng walang basyang chismis at biking balita kung saan ako ay hindi nauugnay. Naway maging mas mabait tayo sa mga salita sa isa't isa at magsanay ng pag-uunawa, lalo na sa internet or social media." Sabi niya pa, naging paksa si Zamora ng mga chismis kamakailan na nag-uugnay sa kanya sa aktor na si Daniel Padilla. Sinimula ni Zamora ang kanyang karera sa pagmo-model bago siya sumali sa Pinoy Big Brother. Isa siya sa mga bida ng pelikulang Connected at naging bahagi rin ng interactive na serye ng Pi Channel na The Choosing One. Nagbabalik sa pagmo-modelo ang ex-BF, ex-PBB housemate na si Amanda Zamora. Siya ay nag-iisang anak na babae ni San Juan Mayor Francis Zamora na nag-officiate sa civil wedding ng kapatid ni Padilla na si JC at Natalia Valdivia nitong Hulyo. At sa kabilang balita naman, Ivana Alawin nagpaalam na sa kanyang karakter sa Batang Quiapo. Nagpaalam na ang aktres na si Ivana Alawin sa kanyang APS Batang Quiapo family sa isang mahabang post sa social media nitong Martes. Inalala ng TV actress ang mga araw na inalok sa kanya ang role na maging next leading lady ni Coco Martin na gumanap bilang lead role ng Tanggol sa Hit Kapamilya series. "Noong unang inalok sa akin ang Batang Quiapo, isang malaking tanong ang pumasok sa isip ko. Bakit ako? Kaya ko ba ito? Deserve ko ba ito? Pero dala ng aking tiwala sa ABS-CBN, lalo na kay Tita Cory, Derek Coco at sa panalangin ko din, tinanggap ko siya ng buong puso at sobrang proud ako sa show na ito," she said in her post. Nagpasalamat si Alawi sa kanyang pamilyang Batang Quiapo sa pagsasara ng pinto sa kanyang karakter bilang isa sa mga primetime series na babae. "Kaya naman, gusto kong mapasalamat sa lahat ng bumubuo ng Batang Quiapo, mula kay Derek Coco hanggang sa lahat ng mga artistang kasama ko, technical staff, production staff at sa mga utilities. Salamat sa pag-aalaga ninyo sa akin. At ngayon ay tapos na ang isang chapter ng buhay ko sa Batang Quiapo. Babaunin ko lahat ng natutunan ko," she said. Nagpasalamat din si Ivana Alawi sa mga manunood sa patuloy na pakikiisa sa kanila tuwing gabi. "From the bottom of my heart, maraming salamat sa inyong lahat. Sa inyong walang sawang pagtanggap sa aking gabi-gabi, sa pagmamahal ninyo kay Bubbles. Salamat po ng marami at sana patuloy niyo pa rin suportahan ang Batang Quiapo," she said. Hanggang sa muli, Bubbles signing off. Bakit kailangan umalis ni Ivana Alawi sa Batang Quiapo? Smugglers pinabulaanan ang attitude problem issue ni Ivana Alawi sa Batang Quiapo. Sa episode noong Lunes, serye ng ABS-CBN ang karakter na Alawi na si Bubbles ay pinatay ni David na ginampanan naman ni McCoy De Leon. Sa episode, inanunsyo ng Dreamscape Entertainment na umabot na sa 596,164 concurrent viewers ang serye mula sa Kapamilya Online Live. At habang sa kabilang banda naman, Ivana sa isyong umaattitude, isa sa problem siguro yung face ko. Nagsalita na si Ivana Alawi tungkol sa mga naglalabasang chika
na kaya sa tinugi sa Ibigis Batang Quiapo at dahil umaattitude na raw siya sa shooting. Tinutukan ng Madlang People ang episode ng Batang Quiapo kung saan pinatay ng mga ng karakter ni Ivana bilang si Bubbles. Binayon siya ni McCoy Gilio na gumanap na David. Sa katunayan, nakakuha ang serye ng pinagbibidahan ni Coco Martin ng all-time high record with 610,927 concurrent viewers sa Kapamilya Online Live sa YouTube. It's coming that I'll treasure for a long time cause this is the first project na parang lumabas ako sa shell ko. And I got to do a lot of things which is action. May comedy kaming merong romance and you get to do that all in one project. And of course, with that yung tulong ni Direk Coco Martin, ang pahayag ng sexy actress at vlogger na si Angie Felipe. Dagdag pa na chika ni Ivan about her leading man. He was very hands-on talaga at inaalagaan niya ako from day one. And I am very thankful also to the whole cast, the whole team. Yung production sobrang babait nila. Totoo raw na tatlong buwan lang sana ang dalaga sa Batang Quiapo. Unang-unang tumawag sa akin si Tita Cordy Vidanes. Sila direkto ko sabi nila may project itong Batang Quiapo. This was during time nung kinasal si Lovie po. So sabi ko okay po how long? Kasi hindi ko kayang magtagal kasi I have other work. I have my vlog, I have other commitments also abroad. Sabi ko how long? Tapos sinabi 3 months. Okay sige 3 months, I'll do it. Sabi ko, okay kasi ganoon ako. Kapag papasok ako sa isang trabaho, gusto kong ibibigay ko lahat, hindi yung after 1 month pagod na ako, hindi po. So after 3 months taping okay. Kwento ni Ivana, hindi niya raw namalaya na ma-extend pala siya ng ma-extend. Mago 1 year, so nag-click siya. So nag-catch up lahat ng commitments ko, as in nahuli na ako. So nagpaalam ako ng maayos, sabi ko, hindi na talaga kaya, pagpapatuloy pa niya. Minahal ko talaga yung karakter kong si Bubbles, so nagpaalam ako. So walang nangyaring tinanggal or something like that. That's not true. Nilinaw din ni Ivana sa naturang panayamang isyo tungkol sa pagiging premadunan niya sa shooting. Ang chismis may attitude problem raw siya. Yung sinasabi na umaalis ako na hindi pa tapos yung taping. I've never done that. Unang-una, malaki ang cost ng production. So kahit lumagpas ako ng oras, walang commercial the next day, walang problema. Hindi ako nagsasabi na tapos na tayo, aalis na ako. Hindi ako ganun. Kasi my production cost, everyone's working with, hindi lang ako. So bakit magdidepende ako sa sarili ko na ayoko na. Tapos na oras ko, so I respect everyone. Yung attitude problem, hindi ko alam. Alam ko kasi may problem yung face ko, natatawang sabi ni Ivana. Ito yung normal. Kapag hindi ako nakasmile, I was born with an attitude face. Siguro hindi ko alam. Natatawa pa rin si Ivana. Natanong din siya kung paano tinanggap ni Coco ang kanyang resignation. He understood kasi syempre I'm sure artist na siya. Director siya. Creative so he knows when you have so much. Sabi pa sa akin ni Tita Cory Vidanes, ano yung death scene? Sabi ko kahit anong gusto ni Coco kasi I trust him. And if he thinks that this is the way I should leave the show or ito yung dapat pumatay sa akin, hindi na ako nagtanong. I really left it to them. Basta sabi ko walang kahit ano kung gusto niyong gawin, hindi po ako nangingi ng big set or anything. Sabi ko kayo na po bahala and I have so much respect for Coco Martin. And it was such a privilege and I still respect him and still love the show. Pahayag pa ni Ivana Alawi.